Punta tayo dito sa YouTube. Sa usapin ng YouTube, ha? Okay? Di ba ho, kaninang umaga, ewan ko kung anong oras yun, nawala yung YouTube ng ABS-CBN. Okay? Marami ang nag-react. Okay? Na sinabi kaagad, oy, mga DDS pa iba dyan. Sinabi kaagad, ah, siguro dahil hindi sumusunod ang ABS-CBN, bla 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 bla. Ako, noong una, ayoko kagad mag-react ng ganyan. Kasi sabi ko, sandali, marami naman dahilan kung bakit mawawala ang isang YouTube channel ng isang tao. Diba? Kasi nga, ang ginagawa ko kasi, ganito eksena ng ABS-CBN, ha, para alam ninyo. Sa GMA, kasi araw-araw ako, hindi ako, wala akong local channel. Nanonood ako ng news through internet. Sa GMA ho, papalabas sila yan. Di ba sa local channel may commercial, tapos yung babalik na naman doon sa 24 oras, di ba? Pero sa GMA, yung commercial, hindi ho nila nilalagyan ng commercial. Gets nyo? So papalabas ang news, sa local TV, may commercial. Sa YouTube, hindi nila nilalagyan ng commercial kasi ho, bawal ho yun. Okay? Yun yung sinasabing bawal ka maglagay ng sarili mong ad without saying or parang meron term dun eh. Kaya pag kunwari ako mag-upload ako, may term dun na oh, meron tong ad yung akin, meron nagbayad sa akin. Kailangan ko i-declare yun. So yung GMA, hindi nila nilalagyan ng commercial ad. Ang nilalagay nila yung paulit-ulit nilang panoorin nyo. Busit na busit ako. Pinoporward ko yun eh. Kaya nanonood ako late na eh. Kunwari ang news 6:30, nanonood ako 7:30 para tapos na. Bakit? Yung komersya nilang haba eh. Paulit-ulit. Nakabwisit talaga eh. Minsan mas enjoy ko panoorin yung ABS. Okay? Minsan ha. Hindi dahil sa gusto kong panoorin yung balita nila. Kasi yung commercial nila, totoong commercial. Nagets nyo? Kahit sa local channel, commercial, ipinalalabas din nila sa YouTube nila. So, sabi tuloy nung iba, nag-jump ito conclusion na kaagad, na dahil siguro doon sa commercial, kaya na-block yung kanilang YouTube. Okay? So, ano hong mali doon? Sana ho, tayo mga DDS, bago ho tayo mag-post, bago ho tayo mag-comment, bago tayo mag-ano, huwag muna tayo kagad mag-jump into conclusion. Bakit? Ano sabi ng YouTube? Sabi ng YouTube, na-hack lang daw yung account ng ABS-CBN. So anong dating tuloy nito? Oh, halimbawa, etong si Baraan. Ano sabi ni Baraan? Sinisigagad ng gobyerno. Di ba? Fake news yun. Oh, di ba? Para siyang obob nun. Bakit? Sinisi mo yung gobyerno, yung pala na-hack lang. Oh. Pero kung babaliktarin mo, ganun din tayong DDS. Bakit? Sinabi natin may kasalanan yung ABS-CBN. Eh hindi naman pala, hinak lang. Yun ang statement ng YouTube. Kaya nga ho, mapa-DDS ako, sinasabi ko sa inyo lahat, bago ho tayo magkomento, mag-isip muna tayo, mag-research muna tayo. Huwag tayo ding gagaya sa mga dilawang hindi marunong mag-research. Kagad na, kasalanan kasi lang yan, yan ABS-CBN yan. Eh kasi ang ABS-CBN, hindi sumusunod sa commercial. Oh. Maging fair naman tayo. Ako, ayoko sa ABS-CBN pero hindi ko kinomentohan ng ganun. Inintay ko muna yung statement ng ABS-CBN, ng YouTube. So yung pala, nahack pala sila. So wag tayong ganon. Okay? Kaya nga nag-post ako eh ng ano na nag-post ako sa TikTok. Pa-TikTok ako. Sabi ko nga eh nakakarma ang ano ang digital ang karma ng ABS-CBN dahil inabangan nilang mawala ang Dolomite. Nauna pa silang nawala yung YouTube nila. O di ba? Pero mabuti rin at binalik na sila. Bakit? Kasi kung hindi sila ibinalik, sigurado ko gagawa na naman silang kwento. Tingnan mo na, tinanggal kami sa kamera, pinatay kami ng mga congressman. Tapos ngayon, sasabihin na naman nila, ah dahil sa gobyerno kaya kami nawala, oh. Eh bumalik sila, so hindi nila magagawa yung script na ganun, di ba? Oh, Soxy Mabanis, kalma lang, water mukbang muna, oh, go, go, go! Bira kayo, oo. Oh. Ay, tada, pangatlo na!
Sorry, sorry. Ipinakita po kasi sa GMA News yung YouTube page, sabi da, this account has been terminated for violation. Hindi po sila nag-violate. Eh, problema ko, nagbigay ang statement ng YouTube. Eh, anong gagawin ho natin? So, sino mas tama? Yung GMA o yung YouTube na nagsabi silang nahack sila? Ang hirap po eh, di ba? Kaya nga ho, let's not jump into conclusion kaagad. Hindi ho natin masasabi, eh, paano nag-comment ang YouTube o? Oh. Eh, anong gagawin natin? So, ipagpipilitan pa rin natin yung gusto natin. Di ba? Maging ano naman tayo, maging mag-isip naman tayo ng tama. Wag lang tayo dahil kaaway natin yan. Sige, banata na natin. Kahit mali-mali na. Oh. Paano ma-hack, sir? Hindi ko alam. Wag nyo tanong sa akin, hindi ko alam. YouTube ho nagsabi. Anong gagawin natin? Paano... Hindi ho, alam nyo, sabi ni ba, mataas ang security na YouTube, paano ma-hack? Hindi ko alam, hindi ko kasalanan, wag ko kayo magalit sa akin. Ako, I'm just being fair. Okay? Kung ano yung sinabi ng YouTube, yun yung paniniwalaan ko. Alam naman, magawa ko, mag-invento ko na sarili ko. Diba? Para man ako si Raulo nun. Palusot lang nila, hindi ho palusot eh. YouTube nga nagsabi, kayo naman ho. Oh. Kalma lang, sabi niya ang puso. Nahack din po ang YouTube kasi meron silang ano eh, yung authentication. Alam niyo yung... Sige, nang-explain na nga natin. Yung two... Basta meron sila yung authentication sa YouTube. Okay? Through your Gmail. Minsan, no, talaga, actually, nakakatamad. Okay? Bakit? Eh, kasi, pag maglalagin ka sa ibang browser, hala, mag-YouTube authentication pa, magte-text pa, mag-ganyan-ganyan pa. Kaya ako, it took me a while before ko ginawa yung authentication security na yun eh. Tapos, sabi ko nga nung napanood ko yung balita na yun na nahack ang ABS-CBN, dahil sa dun sa authentication na yun, ay sabi ko buti na lang pala ginawa ko din. Kasi minsan nakakatamad do yung authentication na yan. Yung, ano ba? Ako na nga itong naglag-login, authenticate pa ako? Ano ba yun? Diba? Yung two-factor authentication, yun. Minsan nung talaga nakakatamad yan. At saka pag bago lang ho kasi yan, siguro yung matagal na yung YouTube ng ABS-CBN na hindi nila nagawa noon. Ngayon, nahack. Ewan ko, basta ganun. Ala, si Angel Butterfly, it's not hack, it's been terminated because of... Oh, sige na nga. Sabi mo, ikaw na naman. Ikaw na masunod. Eh, sabi nyo eh, kayo na lang masunod. Kung ayaw ninyong maniwala, di okay lang. Basta ako, sinabi ko lang ho yun, ha. Sinabi ko lang ho yung kung ano yung statement yung new. Nasa ano ho, binalita ho ng Philippine Star yan sa Twitter. Okay? Basta ako, binalita ko lang yun. Kung ayaw ninyong maniwala, di wag. Okay lang sa akin. Basta ako, I'm just being fair. Yun na sinabi ng YouTube through Philippine Star. Iba naman na sinabi ng GMA. O di sila na mag-away-away. Kayo na mag-away-away. Basta na, balik na. Joke lang, ha? Joke lang. Kakatapos ko lang mag-isa ng corned beef, sabi ni Diego Latigo. Eh, basta. Yun na yun.